So yan ang mga ito na halos ko na. Yan. Mukhang finish. Soft closing din po yan. Dalawang door tapos tamis. So yan mga idol o. Malit kasi itong space kaya hindi ko mga video ang maayos eh. Hello mga idol, so may project ako ngayon. Ito ang gagamitin ko, plyboard. Gagawa ako ng student desk with cabinet. Ang ganda ng plyboard na to ah. FRT siyang tatak na nabili ko sa City Hardware. Ganda, tapos stain na lang natin to. Pang maganda siyang tignan. Check natin pag nagamit ko yung CS ko dito. Kung walang aberya, sana walang mga idol, para hindi naman masayang yung blade ng CS ko. Bago pa naman. So yan mga idol, update ko na lang kayo sa mga ginagawa ko. Panoorin nyo na lang. So yan yung ginawa ko kahapon. Nagsimula ako ng 9 ng umaga. Yan. Hanggang 4. Yan o. Okay na siya. Tapos dito mga idol, lalagyan ko ng shelf dyan na dalawa siguro. Tapos dito naman yung brace niya. Itong 9 inches na to. Ito yung magiging brace. Yan para hindi umalog-alog. Tapos dito ko ipapatong yung 18 inches by 4 feet na haba ng lamesa niya. Tapos dito drawer. Tapos itong ilalagay natin sa drawer. Yan. Sentry na drawer slide. 499.
Mahal nga lang. Pero maganda siguro 'to. Full extension siya eh. Heavy duty full extension na soft closing. Tapos dito naman ito yung sealed hinges na gagamitin natin. 250 ng isang set. Full overlay. Yan ang gagamitin natin dito. Dalawa lang, kasya na yan. Kaya na yan. Hindi naman ganong kalaki yan eh. So yan mga idol, ito bumuli ulit ako ng isang plyboard pa. Kasi kinulang. Ito gagamitin ko sa table. Yung isa naman sa drawer end. Dito sa sara ng cabinet niya. So yan mga idol, at magtatabas na naman ako. Tatabasin ko na yung para sa tawag nito, sa lamesa niya. Tsaka yung stand niya, tapos yung brace. Sige mga idol. So yan mga idol, natapos ko na to. Natapos ko na yung magiging table niya. Ito na ang ginagawa ko. Hindi ko na i-video na nag-cut ako ng itong pinaka-door niya. Door ba tawag dyan? O ito yan. Tapos yan mga idol, ang ilalagay natin dyan. Concealed hinges 35mm. Yan siya mga idol. So ang gagamitin nating bit para dyan is 35mm din. Ito, ito, mawawala. So, ito yun mga idol, 35mm na maxel. Kinakalawang na kasi sa katagalan. Tatlong beses ko palang nagamit ko eh. Ayos pa naman siguro. So, ang sukat nito mga idol, kapag ako nagsusuka ng ganito, nasa 7cm. Tapos dito naman sa kabilang side niya is nasa 2.4 ang sa akin mga idol yan. 2.4 dyan ako maglalagay. Oo, kung nakasanayan yung 2.3 or 2.5 okay lang naman din, pero mas accurate yung 2.4 cm. yan mga idol, dalawang aking bubutasan. Yan mga idol, malalaman yung okay na siya pag hindi na siya, wala na siyang gap sa baba. Ito may konti pa, konti na lang yan mga idol. Pero kung ganyan mga idol, ayos na. Medyo baonan nyo na lang ng konti. Sige, isa pa dun. Dun. Okay mga idol, sige. So yan mga idol, naglagay lang ako ng straight guide. Thank you.
So dito sa part na to mga idol, naglagay ako ng spacer sa baba kasi hindi naman lahat ng flooring e pantay. Wala to. Yan mga idol, at yung level. Yan, maglalagay lang tayo ng 3/4. Inating ko lang yan. Tapos yun ang magiging stand niya. So yan mga idol, pati yung magiging desk natin mga idol, naglagay din ako ng 3/4 na plywood. Nakat ko na din. So ayan mga idol, at nagpa-primer na ako. Primer muna, tapos masilya, then primer ulit. Then yung top coat na. Bali itong ginamit ko. Timber Prime ng Davis. Tapos ang wall putty na gagamitin ko, ito. Boss nit mga idol. Teka. Yan. Wall putty ng ano to? RJ. Ayan mga idol. Kapag natuyo na to mga idol, pwede na akong magbatak ng wall putty. Kaya lang mga idol, oh, meron pa dun dalawa. Hindi ko pa na primer ang box nya. Ayan. Pagkatapos nito mga idol, ibibideo ko kung paano ako magbatak ng ito, wall putty. Sige mga idol, itong gamit ko dito mga idol, foam roller, yun. Yan. Ito ang gamit ko, taka brush. Yung brush ginagamit ko sa mga ito, sa mga gitna-gitna niya, para makuha ko. So yan mga idol, mamaya na lang. Yun. Ito naman mga idol, ito pala ang ginamit ko dito, yung sander ko ng angle grinder. Ginamit ko dito para mag-curve siya, para hindi siya kakatusok. Ayan. Sige mga idol. So yan nga mga idol, nagpa-mix na ako ng K163 code na ball and chain ang kulay. Yan mga idol, silver yun. Ng Davis Aqua Glossit. Yan. Quick drying enamel ang ginamit ko para matibay. Yan mga idol, ang dami pagpipilian, no? Sa lawak ba naman yan? Ang gandang pumili ng mga materyales. Yan mga idol, sa mga paint nila, may Boysen, Davis, at saka Rain or Shine. Pero marami pa yan sa likod mga idol, hindi ko lang alam yung iba. Hindi ako familiar. Yan mga idol, oh, may skim coat. So ayan mga idol, natapos na akong mag-primer. Yan. Nabatakan ko na din first and second na primer ko na yan. Tapos ang gagawin ko ngayon, magpapatimpla ako sa Wilcon Depot na bagong bukas dito sa amin. So yan, gray ang finish nito mga idol.
Tapos kapag na-finish ko na yan, dun ko na ikakabit sa taas. Kasi mahirap siyang taas eh. Kawa ng may hagdan. Hindi naman ganun kalaki yan. Kaya dun ko na i-assemble. Mga idol. Water-based din. Aqua gloss it. Ang gagamitin ko. So yan mga idol. Ito na. EG Aqua gloss it. Base B. Pangalan ay K163 ang code. Ball and chain ang kulay. Yun o. Kulay sila ng jacket ko. Yan mga idol. Drying enamel tayo para matibay. Check ko yung mga water based yung iba pag hindi enamel, pag sa wood wala. Nagtutuklatan. Kaya itong gagamitin natin. So yan mga idol, at magsisimula na tayo. Haluin ko lang to, tapos lalagay ko na dito. Ito pagpahilan. Set up na natin itong camera. Saka pala mga idol, nasand ko na to. Nasand ko na to ng 240 grit. Pinasadahan ko lang para medyo mas malinis pa. Nga pala mga idol, dapat kapag nagpipaint kayo ng top coat, dapat 2 coats kasi tingnan nyo. Kapag single coat lang, halata pa yung mga betas ng kahoy. Tapos, hindi siya makatawan. Kaya, nirequire na dapat mag second coat kayo para mas maganda ang finish. Ayan mga idol, babanatan ko na yan. Tsaka yun. Kanyang sliding drawer.
Malit kasi itong space kaya hindi ko makaka-video maayos eh.